Tower of Babel, no? Ano yun? Ano ba yung Tower of Babel? Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Nasira. Nasira dahil? Kasi naging saking yung mga tao, gusto lang sila ay maging tulad ng Diyos. Kaya anong kasalanan yun? Kasalanan ng pagiging? Hindi, ano pang... Anong kasalanan yun? Hindi lang makasarili. Pride. Ibig sabihin nun, ikaw ay palalo. Ibig sabihin nun, ikaw ay mayabang. Okay? Gusto mo, ikaw ay maging kapantay ng Diyos. Sino yung number one na gustong maging kapantay ng Diyos? Doon sa kwento, sino yun? Yung nahulog galing sa langit. Sino yun? Sino yung nahulog? Nahulog siya. Sino yun? Si Satan. Tama. Si Satanas. Siya yung pinaka number one na palalo. Okay? Siya yung tatay ng mga palalo. Okay? Okay? Kahit hindi yan. Ngayon, okay? Sa Tower of Babel, kinumpius ng Panginoon yung language. Di ba? Nagkaroon ng iba-ibang mga wika para hindi sila magkaisa na maging palalok sa Diyos or maging mayabang sa Panginoon. No, nagkaiba-iba sila ng language, may naghiwa-hiwalay sila kasi magkaiba na sila ng salita. Okay? Yun yung nangyari, di ba? Nung nagkaiba-iba na sila ng salita, ito na, may tinawag ang Panginoon na isang lalaki. Ang pangalan niya ay Abram. Pero, later on, iibahin yung pangalan niya, magiging pangalan niya ay Abraham. Okay? Sabi diyan, thou shall be a blessing. Ikaw ay magiging pagpapala sa iba. Okay? Thou shall be a blessing. Okay, makinig muna dito. Makinig. Sa ako muna ang ano nyo. Tingin muna sa akin, no? Okay? Sino daw yung kwento natin ngayon? Kay? Abraham. Or ang dating pangalan niya ay? Abram. Okay? Si Abram. Okay? Pero magiging Abraham. Okay? Okay. Sabi dyan, sa Genesis 12 daw, makikita natin, okay? Now the Lord had said unto Abram, yan yung pangalan niya, no? Get thee out of the country and from thy kindred and from thy father's house and unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation and I will bless thee and make thy name great and thou shalt be a blessing. Okay? Diba, nung nakaraan sa Tower of Babel, gusto nilang magkaroon ng sariling pangalan. Tama? Sa sarili nila. Pero ito, ang Panginoon, pwedeng magtaas ng tao at bigyan siya ng great name na kanyang mataas na pangalan. Okay? Sa Bible, sabi doon, yung mga mayayabang ay binababa ng Panginoon, yung mga humble, yung mga mapagkumbaba, ay itinataas ng Panginoon. Okay? Yun yung kwento natin nung nakaraan, di ba? Yung mayabang. Ano gagawin ng mayabang sa Panginoon? Ipapahiyak ng Panginoon. Kasi mayabang eh. Di ba? Or, katulad nun, kinumpius ng Panginoon. Hindi sila makapagyabang kasi iba-iba na yung mga lingwahe nila. Ngayon, si Abraham, tinawag ng Panginoon, ano? Siya ay galing sa land of Ur. Tinawag siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord had said unto Abraham, get thee out of the country. Umalis ka dyan sa sarili mong bansa. At anong sabi dyan? And from thy kindred, dyan sa mga kamag-anak mo, and from thy father, dyan sa tatay mo, sa bahay ng tatay mo, unto a land that I will show thee. Sa isang lugar na ipapakita ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Okay, nautusan na ba kayo doon? Pumunta kayo sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan? Nahirap yan, di ba? O, pumunta ka ng Cubao. Sino nakapunta ng Cubao? Wala pa. Ngayon, susunod ka ba pag pinapunta ka ng Cubao? Meron pa. Paano pupunta doon? Yun ang taunang tanong. Anong gagawin ko? Maglalakad ba ako? Sasakay ba ako? Ano sasakyan ko? Paano ako makapunta doon?
Di ba may mga katanungan na ganun? Pero si Abraham, sumunod siya. Sabi dyan, ng Panginoon sa kanya, I will make of thee a great nation. Gagawin daw siya malaking bansa. Okay? E konti pa lang sila nung wala nga siyang anak eh. Paano tayo magiging bansa? E wala nga akong anak. Sabi ni Abraham. Mga imposible yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. And I will bless thee and make thy name great. No, makikilala ka. Sinong kilala niyong kilalang tao? Si Rizal. Si Rizal, kilala siya kasi siya ay pinag-aaralan, di ba? Sino si Rizal? Siya ay ang pambansang bayani. Kilala siya. Okay, kahit na sinong bata, kilala si Rizal. Bakit hindi ba kilala si Rizal? Kasi nandun din siya sa piso. Di ba? Nakikita mo, Rizal. Sino may piso? Nakikita niyo doon si Rizal. Di ba nakikita niyo ba si Rizal sa piso? Tingnan natin kung nandun siya sa piso. Wala na yata siya sa piso eh. Tingnan natin kung nandun pa si Rizal sa piso. Ay ano? Si Rizal? Nasa piso? Pero sabi mo nga, ano? Alan? Ang pangalan yan? O si Rizal! Bakit nandito to? Kasi pambansang bayani, kilala siya ng lahat. Ganon din si Abraham, no? Nung tinawag siya ng Panginoon, pinangako sa kanya ng Panginoon na siya ay gagawing kilalang tao. Okay? A great, with a great name. Okay? And I will bless them that bless thee. Eh? Yan ang pangako ng Panginoon. Pagpapalain ko yung mga magpapala sa'yo. Sabi niyan. And curse him that curseth thee. Yung mga aaway sa'yo, aawayin ko rin sa amin ng Panginoon. Ito curse ko. No, susumpain ng Panginoon yung mga sumusumpa sa kanya. And in thee shall all families of the earth be blessed. Yung buong pamilya ng buong sanlibutan ay pagpapalain dahil sa'yo. Ano yun? Eh, wala nga akong anak. Paano kami dadami? Itang ni Abraham sa kanyang sarili, di ba? Then, si Abraham ay sumunod sa Panginoon. So, Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, si Lot daw yung pamangkin niya, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Okay, nasa Haran na siya, from Ur, nung siya na ng Haran, humiwalay na siya. No, kasi namatay na yung tatay niya doon sa Haran. Okay? Ngayon, 75 years old ka na. Si Daddy, ilang taon na si Daddy? 68. O ilang taon pa yun? 7 years pa bago magiging 75 si Daddy. Ang dami na sigurong nagawa dito sa alaala. Baka may building na dyan. May swimming pool na dyan. May basketball court na dyan after 7 years. Kayo, katulong na kayo ni Daddy kung magtatapat kayo sa Panginoon. Plus, meron na ditong church. May simbahan na dito. Yung mga magulang nyo, dito na nag-church. Kasama nyo na silang nakikinig ng salita ng Panginoon. Pwedeng mangyari yun. Okay? Okay, yan sabi dyan, 75 years old. Okay, matanda na yun. Ako ay 44 years old. Ilang years pa ako magiging 75. Halos kalahati pa ng buhay ko. Pero si Abraham, 75 years old siya, no? Humiwalay siya at siya ay umalis sa kanyang sa Haran. And Abraham took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all of their substance that they had gathered, lahat daw ng kanilang mga ari-arian, mga hayop, tupa, kambing, baka, lahat daw yun, lahat ng kanilang ari-arian, in Haran, and they went forth to go to the land of Canaan. And into the land of Canaan, they came. Okay, from Ur, pumunta sila ng Haran. From Haran, pumunta sila ng Kanaan. Okay, makinig mo na, makinig. Dito, makinig, makinig. Okay, mamaya na yan. Ano ba yung... Mamaya, akin na muna yan. Tago muna natin.
Ganda niyang toy mo ah, parang snake ah. Okay? Then, talagang ito isang tulong. Okay? Ayun! Diyan daw sila galing, okay? Kita niyo ba yung ore? Yan yung ore. Kunyari, ito ay isang mapa. Map. Yan yung ore. Okay? Tapos pumunta sila ng Haran. From Haran, pumunta naman sila ng Kanaan. Okay? Okay, sa Shechem. Okay, yung mga pinuntahan nilang lugar. Kunyari, from, saan ba ito? Alahala, pumunta tayo ng, saan ba yung susunod na taon? Ano susunod na? Punta. Okay? Saan ka punta? Punta. Okay. Punta tayo yung punta. Hindi, pupunta tayo sa punta mismo. Okay? Punta, tapos susunod na taon sa punta. Ano susunod? Ano yan? Yano. Punta ka naman ng Yano. No? Maglalakad lang sila kasi wala pa sila. Tricycle nun or kaya kotse. Okay? Gamit lang nila. Kundi camel, asno. Yung ano, no? Yung maliit na kabayo. Okay? Donkey. Okay? Okay? Yan ang pinunta nila. Sabi dyan, and Abraham passed through the land unto the place of Shechem. Okay? Pumunta sila ng Shechem. Yan yung Shechem. Okay, umikot na sila, no? Ito yung Ur. Ito yung Ur. Nandito yung Ur yan, no? Naglakad sila malayo hanggang Haran. Tapos from Haran, tumaba sila ng Kanaan to Shechem. Okay, ang layo, di ba? And the Lord appeared unto Abram and said, unto thy seed I will give this land and there. Okay, and there. Buildeth he an altar unto the Lord who appeared unto him, and he removed from thence unto the mountains on the east of Bethel and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. And Abraham journeyed, going on still toward the south. Okay, nakikinig ba kayo, makinig? Okay, kwento muna tayo, mabilis lang to. Sabi dyan, sumunod daw ang Panginoon at nagpakita si Abraham sa Panginoon at nagpakita ang Panginoon kay Abraham at gumawa siya ng altar. Sabi dito, tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. Meron bang verse na ganun? Na pag tumawag ka sa Panginoon, ano nangyayari sa iyo? Okay, sabi sa Romans 10:13. Okay, but whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Ano nangyari kay Abraham kaya? Tumawag siya sa Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Sabi doon, thou shall be saved, maliligtas. Sino dito yung tumawag na sa pangalan ng Panginoon? Nag-pray kayo, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Okay, sino yung nag-pray ng ganun dito? Okay, pagka nag-pray ka ng ganun, ano daw mangyayari sa'yo? Pupunta ka sa langit, bakit? Ang ginawa mo? Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Pag tumawag ka daw sa pangalan ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw na nampalataya sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Galing ni Kuya Alan, ano? Okay? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Si Abraham kaya, may buhay na walang hanggan? Okay, sabi yan, call upon the name of the Lord. And Abraham journeyed going to on still towards the south. Okay, hindi niya kasi alam kung saan sila pupunta eh. Di ba? Basta lakad lang sila ng lakad. And Abraham journeyed going still towards the south. Yan. And there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt. Okay? May nagkaroon daw ng taggutom. Okay? Sino yung nagutom na dito? Yung wala kang makain. Gutom na. Yung tiyan mo gumagano. Ang galing yung tiyan mo. Ang damay nyo na yun.
Yung sobrang gutom, wala ka pang nakakain. Tapos yung tiyan mo nagsasalita na, sabi ng tiyan mo, gutom na ako, gutom na ako. Okay? Yan, meron daw paggutom. Tapos, si Abraham, pumunta sila sa Egypt. Kasi sa Egypt, maganda sa Egypt, maraming pagkain. Okay? Sabi dyan, Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Talagang matinding paggutom. And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarah, his wife, behold, now I know that thou art a fair woman to look upon. Okay, sino daw nagutos kay Abraham pumunta sa ibang lugar? Ang Panginoon. Ngayon, pag inutusan ka ba ng Panginoon, lahat ba? Smooth na? Wala ka na magiging problema. Basta pumunta ka doon, pag inutusan ka ng Panginoon, okay na yun. Ganun ba? Hindi, may problema nga sila eh. Nagkaroon sila na taggutom. Tapos, nagproblema pa si Abraham kasi si Sarah, yung asawa niya, napakaganda. Sabi niya dyan, naku Sarah, ang ganda-ganda mo, patay tayo dyan. Baka patayin ako dahil sa'yo. Sabi ni Abraham. Ngayon, anong ginawa ni Abraham? Gumawa siya ng scheme. Okay? Sabi niya dyan, and there was a famine in the land. Okay, Abraham down into the famine bridges land. Okay? Therefore, it came to pass when the Egyptian shall see thee. Makikita daw ng mga Egyptian na ikaw ay napakaganda. And they shall say, this is his wife. And they will kill me, but they will save thee alive. Papatayin ako kasi maganda ka. Gusto nila kuwanin ka sa akin. Okay, nagkaroon ng problema si Abraham. Yung unang problema niya, taggutom. Pumunta sila ng Egypt. Pagdating sa Egypt, naisip-isip niya, ang ganda-ganda ng asawa ko, baka patayin ako dahil sa asawa ko. Okay, ganun ang naisip ni Abraham. Matatakotin pala si Abraham, di ba? Tulad natin. Di ba? Minsan matatakotin tayo, di ba? Di ba? Uso ngayon yung katatakutan? Okay, tama ba yun? Natatakot tayo? Okay, sa Diyos lang tayo dapat matakot, di ba? Ay, natatakot ang diling-diling. Okay, matakot, mag-pray lang. Okay, say dyan, and I pray thee, thou art my sister. Sabi niya, sabihin mo, kapatid mo ko. Kasi kapatid niya naman talaga yun sa tatay eh. Si Sarah. Okay? That it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Kung sasabihin mo na magkapatid lang tayo, mabubuhay ako. Okay? Pero kung sinabi mong mag-asawa tayo, patay ako, sabi ni Abraham. Okay? Sabi dyan, and sana the Egyptian beheld the woman, okay? And that she was very fair. Napakaganda kasi ni Sarai. Sino yung asawa ni Abraham? Si Sarai. Okay, pero later on, magiging pangalan niya Sarah. Okay? Malinaw? Okay, naintindihan niyo pa? Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Okay. Okay pa ba? Okay, makinig mo na. Magtatapos na to. Okay. And the princess of Pharaoh saw that, okay, ang ginawa nila, kinuha nila si Sarah. No? Eh, siyempre, asawa yun ni Abraham. Magalit yung Panginoon sa kanila. Okay? Sabi ng Panginoon. Yan. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abraham's wife. Nagalit ang Panginoon kasi hindi mo pwedeng kuhanin yung asawa ng iba. Pwede mo bang kuhanin yung asawa ng iba? Kunyari, yung nanay niyo, kukuhanin ko, aasawain ko. Tama ba yun? Eh, meron ako asawa yun si Ma'am Joan, asawa ko. Huwag si Ma'am Joan, kukuhanin ng iba. Tama ba yun? Hindi yun tama. Mali yun. Okay? Okay? Okay, sabi dyan ni Pharaoh, and Pharaoh called Abraham and said, what is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Hindi mo naman sinabi, ano pang ginawa mo sa amin? Hindi mo naman sinabi,
na asawa mo pala si Sarah o si Sarai. Okay, nagalit yung Pharaoh. And why is thou? Okay, she is my sister, so I might have taken, nagpaliwanag na si Abraham. No? Kasi pag sinabi ko asawa ko siya, papatayin niyo ako. Eh sinabi ko, kapatid ko siya. Pero kapatid naman siya kasi asawa, anak siya ng tatay rin niya sa ibang babae. Okay? Kasi nung panahon na yun, pwede pa yung ganun. Okay? Kasi konti pa lang yung tao. Okay? And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had. Okay? Sila ay inalaya ng Pharaoh. Dapat patay na sila nun eh. Diba? Uy, sinungaling ka! Sinabi mo, kapatid mo lang siya, yung pala, asawa mo pala. Okay, makinig mo na, makinig. Asawa mo pala. Mamaya na yung ano, magkano kayo, mamaya na. Okay? Asawa mo pala siya. Patay ka, patay niyan, si Abraham. Hindi ganun, ano, sabi sa kanya ng Pharaoh. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away. Sila ay pinalaya. Okay, kasama ng kanyang mga ari-arian. Okay, ano yung kwento ngayon dito? Okay, una, si Abraham ay tinawag ng Panginoon at siya ay sumunod sa Panginoon kasi gusto ng Panginoon umalis siya sa kanyang sariling bayan. Siya ay nag-journey. Okay, marami siyang pinuntahan from Ur, Haran, to Canaan, Shechem. Okay, siya doon, no? Tapos, siya ay nagpuri sa Panginoon. Tinawag niya ang pangalan ng Panginoon. Siya ay nanampalataya sa Panginoon. Later on, makikita natin yan. Ano? Tapos, nung lumakad uli siya pasap, nagkaroon ng takbutom. Tapos, pumunta siya ng Egypt. Tapos, pinalaya siya ng pero. Dapat patay na siya. Kasi sinungaling siya. Sinabi niya, kapatid niya daw yung asawa niya. Kapatid niya lang. Eh, asawa niya pala yun. Okay. Pinalaya siya ng pero. Ano ngayon ang gusto nang pakita ng Panginoon dito? Yan. First, he believed God. Romans 4:1-3. Tingnan, sino may Bible? Tulungan sila ate. Okay? Yung mga ate, bigyan sila ng Bible. Romans 4:1-3. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Romans. Bumalik na tayo from Old Testament, Genesis 12. Pumunta na tayo ng New Testament, Romans. Anong sinasabi patungkol kay Abraham? Okay, sino pwedeng magbasa? Romans 4:1-3. Sige, bibigyan ko na mic. Sino ate? Sige. Gusto mag-read. Sige. Okay, ate Jamie. Ay, ate ano? Magbabasa daw siya. Romans 4:1-3. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Okay, magbabasa. Ito na kay ate Jamie. Kaya natin dyan na. Sige, basa. Sige, magpapasa. Malakas. Romans 4:1-3. Yung iba, hanapin yung Galatians 3:6. At saka yung Hebrews 11:8. Doon mo na. Game. Romans. Okay, basa. Malakas. Malakas. Sino gusto? Mike Dex. Mike Dex. Amigel. Suma? Ika, sige. Sabay-sabay. Ready? At
Sige, si Miguel. Basahin ni Miguel. So, malakas. Okay? Good job, si Miguel. Sa Tagalog ba? Pwedeng sa Tagalog, pwedeng sa English. Sa Tagalog, malakas. Si Miguel na lang daw. Asa, romance ba yan? Romance? Romance for 1, 2, 3. Ito to, gamitin mo, Miguel, para alam. Dali na. Asan? Makinig kayo ba yung Kuya Miguel? Kuya Miguel. Ito. Okay lang, sige. Tulungan ka namin. Ano, Mamaya si Kuya Alan naman. Kuya Alan, ito sa'yo. Galatians 3:6. Kuya Alan, ito naman mamaya. Galatians 3:6. Dali, basahin mo, Ano ba ang? Okay, galing. Diba sabi dyan, si Abraham ay? Ano daw sabi? Si Abraham ay? Nanampalataya sa Diyos. Okay? He believed God. Siya'y nanampalataya sa Panginoon. Sa Galatians 3:6, pabasa Alan. 3:6. Tagalog. Kayo ba ay napakamamanalo ako simula sa Espiritu? Kayo ba ngayon ay ginagawa ko sa, dahil sa pamamagitan ng laman? Kaya ba ang... 6-6 lang. 3-6. Kaya niya ni Abraham. Okay, so ano daw yung naging katuwiran ni Abraham? Ano daw yung binilang na katuwiran ni Abraham? Kanya pananampalataya. Okay? Yung Hebrews 11:8. Sino pwede magbasa ng Hebrews 11:8? Sige. Meron ka na ba? Jana, paano sa kanila? Hebrews 11:8. Ate Jana. Basa. Malakas. Malakas. 8:8. Malakas. Lakas. Siya ay lumabas, hindi
hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero siya ay nanampalataya. Okay? Galing ni Abraham, di ba? Tapos yung pangalan niya, binago. Tayo, bilang mga Kristiyano, yung tumanggap tayo sa Panginoon, yung pangalan natin ay para rin nabago. Tayo ang tawag na ngayon sa atin ay mga Kristiyano. Okay? Tapos si James, isang Kristiyano. Okay? Si Joanna, isang Kristiyano. Si Jeff, si Antoinette ay isang Kristiyano kung tinanggap mo ang Panginoon. Okay, sino ba yung tumanggap sa Panginoon dito? Okay. Nabago na ba yung pangalan natin? Yes, tayo ay ngayon ay mga Kristiyano. Tayo ay mga niligtas ni Kristo. Ibig sabihin ng mga Kristiyano. Okay, yan ay makikita sa Genesis 17:5. Binago ng Panginoon from Abraham to Abraham. Okay? Justified by works, no? Tayo rin ay ginajustify ng ating mga gawa. Hindi sa harapan ng Diyos, kundi sa harapan ng tao. Okay? Eh, Kristiyano ba yan? Eh, umatin niya yan dyan. Mura naman ang mura. Meron bang ganon? Eh, umatin niya yan dyan. Parang palaging palaaway. Okay? Hindi, yung sinasabi natin take ay hindi umaayon doon sa ating ginagawa. Okay? Alam niyo ba yun? Okay? Dapat ma-justify din tayo sa harapan ng tao. Mahirap yun. Yun ay paghihirapan natin. Kasi, okay, ang sanctification, ang pagpapakabanal ay proseso. No? Pinaging banal tayo once, tayo naligtas. Okay? By position. Sa position. Pero, araw-araw pa rin ba tayong nagkakasala? Yes. At dapat araw-araw, day-to-day, tayo ay binabago. Okay? Tayo ay changing from glory to glory. Okay? Nagbabago tayo. Diyan yan sa James 2:21 to 23. Sino pwedeng magbasa? Okay? Sambay kaya mo magbasa? 709. Sige, si ano lang. Sino pwede? Yung mabilis magbasa. Dati Jamie na lang, no? Nga dati Jamie. Sa James 2:21 to 23 pala. Saan ang malamas sa ate Jamie? Di ba si Abraham na ating ama ay binigyang pangkawiran sa pagkamagitan ng mga gawa nang ihandog niya si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakita mo kung paano ang pananampalataya ay gumawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng gawa, ay ang pananampalataya ay ginawang sakdal. Okay, ginawa daw. Perfect. Ibig sabihin ng complete. No? Okay, tayo naligtas sa pananampalataya at tayo ay lalakad sa Panginoon sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. Okay, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, yun ay nagmamanifest, no? Dapat magmanifest yun sa atin. No? Pero yung iba, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin, hindi nagkipag-fellowship sa mga kapwa niya Kristiyano, kaya mahinang Kristiyano. Gusto niyo ba yung mahinang Kristiyano? Weak? Okay? Anong gagawin natin? Dapat meron tayong Bible, magbabasa tayo ng Bible, mananalangin, at a-attend tayo tulad nito. Di ba? Tayo nagpapalakasan, nakikinig sa salita ng Panginoon. Tulad ni Abraham, tayo na nanampalataya sa Diyos at merong mapagawa ang Panginoon sa atin na mahirap na bagay. Okay? Tulad namin, ang layo-layo namin. Bakit kami nandito? Kasi binigyan kami ng Panginoon ng task para makilala kayo at may share sa inyo ang salita ng Panginoon. Okay? Okay ba yun? Okay ba yun? Okay, meron ka bang ano pa games mo tayo? May pag-games ka ba? Wala. Okay, may mga question si Ate Jamie. Okay, re-reviewin kay Ate Jamie. Kakanta tayo muna. Sige, kumanta muna tayo ng isang kanta. Yung alam natin, Jesus loves me. Okay?